Good day, Commander. Nais ko lang po sanang i-share ang naging kwento sa akin ng kaibigan ko. Natawagin mo na lang sa pangalan na Luis. Luis po ang tawag namin sa kanya. Siya po ang may kwento nito. Hindi ko lang po alam kung totoo. Basta, nais ko lang po sanang i-share sa iyong channel upang mapakinggan ko rin naman yung ikinuwento sa akin ng kaibigan kong si Luis. Ganito po yun. Taon ng 1975, ito nangyari sa probinsya ng Oriental, Mindoro. Nung mga panahon na ito ay si Luis, maliit pa. Halos nasa 13 anyos lang daw siya nito. Madalas siyang pumupunta sa kanilang lolo dahil sa lolo niya, doon daw ay maraming makakain. Dagdag pa ni Luis, ang lolo niya gumagamot ito at nagagawa rin itong kumulam ng mga tao. Sa madaling sabi, pwedeng mangkukulam at pwede rin naman manggagamot. Ito yung mga kwento sa akin ni Luis na parabang hindi ko mapaniwalaan. Isang umaga, niyaya si Luis ng kanyang lolo na pumunta sa palengke. Mamimili raw sila ng istak na pagkain dahil magtatag-ulan na. Yung lolo ni Luis, kung titignan mo ang kanyang itsura, para ba itong hirap nang lumakad? Pero nung panahon na ito, nakakahakbang pa naman daw at malakas pang sumigaw. Habang naglalakad sila Luis, humawak daw yung lolo niya sa isang lalaking nakatalikod. Pasensya ka na, iho. Pahawak lang ako, ah. Medyo napapagod na kasi ako maglakad eh. Ang sabi naman ng lalaking inakbayan niya, ayos lang, mabait pa nga yung lalaki at nagawa pa nitong akayin yung lolo ni Luis. Hindi nagtagal, binitawan na ng lolo ni Luis yung lalaking inakbayan niya, tapos nagpasalamat ito. Nagpatuloy sila sa paglalakad, nakabangga yung lolo ni Luis ng isang lalaki na medyo may kaitiman. Nung mabangga ito ng lolo ni Luis, ang sabi nun, "Teritoryo ko ito! Huwag ka dito maghanap ng mabibiktima!" Wika ng isang lalaki na nabangga ng lolo ni Luis. "Bakit? Masama bang bumili ng makakain? Hindi ako naghahanap dito ng kung ano. Kung iniisip mo yan, wala akong pakialam." Tinignan lang daw ng masama nung lalaking yun, yung lolo ni Luis, sabay lumayas na ito. Nung mamimili na sila, yung lolo ni Luis ay masama ang tingin sa isang lalaking tindera na may hawak na malaking kutsilyo. Abala ito sa paglilinis ng isda habang nagagawa pa nitong kumanta. Nainip yung lolo ni Luis dahil mukhang natatagalan ito sa ginagawa ng lalaking naghihiwa ng isda. "Ang tagal mo naman! Abay, uulan na eh! Bilisan mo! Aabutan kami ng ulan ng apo ko!" Ang wika ng lolo ni Luis. Sumagot naman yung lalaking mataba, ang sabi nun, "Unting-antay lang po. Ano ba naman yan? Eh kung naiinip kayo, pwede na po kayong umuwi. Sa iba ko na lang ibibigay itong tinatadtad ko. Ang tagal-tagal maglinis ng isda eh." "Nangangatwiran ka pa! Customer ako ah! Baka nakakalimutan mo, binayaran ko na yan." Tapos nun, pilit silang pinagtabuyan ng lalaki. Yung sinasabi niyang bayad ay ibinalik nito sa kanilang lolo at ang wika pa ng lalaki. "Ang yabang mo naman, tanda. Abay, kung ikaw nga gagawa nito eh, siguradong aabutin ka ng siyam-siyam." "Ano ka mo?" Biglang sinampal ng lolo ni Luis yung lalaking mataba, sabay sabing, "Wala kang kwenta! Mag-iingat ka!
May kalalagyan ka sa akin, bata. Hindi naman kumibo yung lalaki hanggang sa bad trip yung lolo ni Luis at umuwi na lang sila. Pag-uwi nila sa bahay, ang wika daw ng lolo niya, "Lintik na lalaking yon. Hindi pwede yung panggagago sa akin ng mga ganyan. May kalalagyan sa akin." Lolo, ang init naman po ng ulo niyo eh. Babayaan niyo na po yun. Hindi, apo. Hindi pwede sa akin yung mga ganun. Aba, wala pang taong pwedeng manigaw sa akin. Wika, habang galit ang lolo ni Luis. Mukhang plano ng lolo ni Luis na gawan ng hindi maganda yung lalaking tindera. Pero hindi niya naituloy yung balak niya dahil merong dumating na isang lalaki at isang babae sa bahay nila. Tao po! Tao po! Lolo! May tumatawag po! Buksan mo nga saglit, apo! Ano po yun? Ano pong kailangan po nila? Magpapagamot po sana ako. Balita ko po, may manggagamot daw dito. Ako po yung manggagamot dito. Ano hong sakit ho nila? Ay, sumasakit lang po ang tiyan ko. Sige, maupo ka dyan. Pag-upo daw nung lalaking yun, nagulat si Luis dahil bigla itong sumigaw. Anong problema mo? Akala ko'y masakit lang ang tiyan mo. Masakit nga po yung tiyan ko. Baka naman ho pwedeng gamutin yun ako. Paano kitang gagamutin? Para kang baliw eh. Sa totoo lang, hindi gusto ni Luis yung mga trato ng kanyang lolo doon sa mga dumarating na pasyente. Animoy mataas ang ihi ng lolo niya dahil nagagawa pa nitong makipagmatigasan sa mga pasyente. Matapos gamutin ng lolo ni Luis yung pasyente, aalis na sana ito at nagpasalamat pa. Ay, maraming salamat po. Anong salamat? Bago ka umalis, maghulog ko muna dun sa palayo ko. Akala ko ba'y walang bayad? Sino nagsabing walang bayad? Maghulog ka dun! Kung ayaw mong ibalik ko yung sakit mo, ano? Sige po. Naghulog daw ng pera yung lalaki doon sa palayok ng lolo ni Luis. Tapos nun, natawa yung lolo ni Luis at ang sabi nun, "Yan! Ganyan! Lahat ng darating na pasyente, kailangan magbabayad sa akin. Hindi ako gumagamot na walang bayad. Naintindihan mo?" Ayoho, salamat po. Pag-alis nun, tawa daw ng tawa yung lolo ni Luis. Lolo, bakit naman po parang ang sama-sama ng ugali nyo? Hoy! Ano ba, Luis? Anong masama ugali? Natural lang yon. Sa panahon ngayon, wala nang libre. Naintindihan mo, apo? Opo, Lolo. Habang kinakausap si Luis ng kanyang lolo, meron palang isang lalaki na nakasilip doon sa pintuan at hindi nila ito napapansin. Nagulat na lang sila Luis nung bigla itong pumalakpak at ang sabi nun, "Ayos ah, yan ang gusto ko." "Ay, sino ho kayo? Anong may paglilingkod ko sa inyo?" "Ang gusto ko, eto." May inabot daw yung lalaking yun sa lolo ni Luis. Nung tignan daw ito ng lolo niya, abot hanggang tenga yung ngiti nito. Sabay sabing, "Makakaasa po kayo." Sige, mainam. Aalis na ako. Aantayin ko yung resulta ah. Sige po, bukas na bukas. Wala na ito. Sige, aalis na ako. Nung mga oras na ito ay alam na ni Luis na yung lalaking yun ay merong pinag-uutos sa kanyang lolo na kukulamin. Nung gabing yun, ang sabi daw ng lolo ni Luis, "Apo, diyan ka lang ha. Huwag kang papasok doon. Bata ka pa. Hindi mo pwedeng makita
yung mga ginagawa ko. Sige po, Lolo. Nang dahil sa interesadong malaman si Luis kung ano ba ang gagawin ng kanyang lolo at kung ano bang klaseng pangkukulam ang ginagawa nito, nagawang suwayin ni Luis ang utos ng kanyang lolo. Isinilip niya yung mukha niya doon. Ang ginawa ng lolo niya, yung picture na ibinigay nung lalaki, nilagyan ito ng mga dinikdik na uling. Hindi nagkakamali si Luis sa nakita niya. Mga durug-durug na uling yung ipinatong ng lolo niya doon sa picture na nilalagyan ito. Tapos nun, yung kandilang kulay itim na isang dangkal ang haba, pinapatakan nito yung mga picture habang meron itong binabanggit na hindi maintindihan ni Luis. Matapos may banggitin yung lolo niya, tawa daw ito ng tawa, sabay-sabing, "Wala ka na bukas! Tapos ka na!" Hindi lang yun, marami pang ginagawa yung lolo niya, pero natatakot na si Luis. Bumalik si Luis sa kanyang kinauupuan. Makalipas daw ang 30 minuto, lumabas yung lolo niya. "Luis! Asan ka?" "Bakit mo, lolo?" "Hindi ba sabi ko sa iyo, huwag mong titignan yung ginagawa ko?" "Hindi naman po, lolo, ah." "Anong hindi? Halika nga ditong bata ka." Hinawakan daw ng lolo ni Luis yung kanyang tenga, sabay hinatak siya palabas ng bahay. Pinagtabuyan daw si Luis ng kanyang lolo. Pag-uwi niya sa bahay ng kanyang mga magulang, iyak nang iyak si Luis. Ang tanong naman ng kanyang tatay, "Anak, anong nangyari sa'yo? Bakit ka umiiyak?" "Si lolo po kasi, hinatak po yung tenga ko." "Eh, wag ka nang babalik doon. Saka, alam mo ba ang lolo mo? Eh, baka na-istorbo mo, kaya nagalit." "Suilip lang naman po ako, tay." "Eh, talagang magagalit yon. Alam mo, anak, nung bata pa ako, nakita ko yung ginagawa ng lolo mo. Nung masilip ako, abay nagalit din sa akin. Hayaan mo na, anak. Gagaling din yan. At saka ngayon lang naman masakit yan eh, di ba?" "Oo po, tay. Pero tay, talagang masakit po eh." Tinignan ng tatay ni Luis yung tenga niya. At dito nakita ng tatay niya na dumudugo ito. "Aba, mukhang masakit nga ito ah. Grabe naman si tatay. Ba't nagawa niya sa'yo ito? Sandali lang anak at pupuntahan ko lang yung lolo mo." "Tay, huwag na po tay. Hayaan niyo na po si lolo." "Hindi pwede yun anak. Kailangan pagsabihan din natin ng lolo mo. Abay sumusobra na siya eh." Mabilis na pumunta doon yung tatay ni Luis. Agad naman itong sinundan ni Luis. At pagpunta doon ng tatay niya, ang sabi, "Tay! Tay! Ibukas mo itong pinto." "Ano ba? Anong kailangan mo? Ano? Bakit ang taas ng boses mo? Galit ka? Kasi yung anak mo piningot ko?" "Tay, tama ba naman yung ginawa nyo?" "Wala akong pakialam. Kabisado mo ako ha. Ayokong ginugulo ako pag meron akong ginagawa. Hindi na nga tumatalab yung ginagawa ko eh. Binubwisit pa ako ng anak mo." "Kahit na tay, hindi nyo dapat ginawa sa bata yun. Hindi na kayo nagbago. Nung araw ganyan ang ugali nyo. Hanggang ba naman sa apo nyo gagawin nyo pa?" "Lumayas na kayong mag-ama kung ayaw nyong makatikim kayo sa akin." "Bahala nga kayo sa buhay nyo. Sana makatapat kayo ng tao. Natatapos sa kasamaan nyo. Masyado na kayo tay. Kaya ayokong manahin niyang ginagawa ninyo eh." "Bakit? Sinabi ko bang manahin mo to? Wala akong pagmamanahan sa inyo. Layas!" Pag-uwi nila Luis sa kanila, iyak pa rin siya ng iyak. At yung tatay niya, pinipigil ito ni Luis upang hindi na ito bumalik doon. Galit na galit kasi yung tatay ni Luis at meron itong mahabang itak. Nais nitong sugurin yung kanyang lolo dahil parang hindi matanggap ng tatay ni Luis
na sinaktan siya nito. Napigil ni Luis at ng nanay niya, pati ng mga kapatid niya, yung kanilang tatay. Kinabukasan naman ng umaga, maagang pumunta doon si Luis upang humingi ng tawad sa kanyang lolo. Dahil na rin sa utos ng kanyang nanay, sinunod ito ni Luis kahit alam niyang galit pa yung lolo niya. Lolo, patawarin niyo po ako, lolo, hindi na po mauulit. Talagang hindi na mauulit. Kumain ka na ba, apo? Hindi pa po, lolo. Halika, apo. Kumain ka muna. Habang kumakain daw si Luis, inaamo-amo siya ng kanyang lolo. Nagsosorry din yung lolo niya kung bakit nagawa ito sa kanya. Apo, pasensya ka na. Medyo mainit lang ang ulo ng lolo kagabi. Ay, hindi kasi tumatalab yung ginagawa kong ritual. Lolo, pwede ko po bang makita yung picture ng tao? Eto, apo. Lolo, parang ito po yung lalaking nakabangga niyo sa palengke. Ano? Yung lalaking nagsabi sa akin na huwag ako dito maghanap, yung ba, apo? Opo, lolo. Kaya pala hindi tumatalab. Kaya pala yung ipinakukulang sa akin ng tao, ito ay aswang, apo. Naku, lolo, aswang po pala yan eh. Baka po mapano kayo dyan. Hindi. Uunahan ko na siya. Hihintayin ko bumalik yung nagpapagawa sa akin para malaman ko kung ano ba ang kasalanan nito. Doon ko madaling malalaman at matatalo kung ano ba ang kayang gawin nito. Yun ding araw na yun, dumating yung lalaki na nagpapagawa kay lolo. Tao po. Tao po. Andiyan ho pala kayo. Pasok. Ngayon pa lang po ay sasabihin ko na sa inyo na yung pinagagawa ninyo ay hindi tinatalaban ng ginagawa ko. Sino ho ba yung lalaking yun? Yung lalaking yun, malaki ang kasalanan sa akin. Ano ho bang nangyari? Pwede ko ho bang malaman? Kailangan ko kasing malaman ang bawat detalye para alam ko kung ano ang mga gagawin ko rito. Ay nahirapan ho ako kagabi eh. Hindi ho yata tumalab. Sige ho, sasabihin ko sa inyo ang totoo. Yung taong yun, si Raul yun, yung anak kong dalaga, binuntis niya. Tapos po? Yun lang, binuntis niya. Tapos, nung malaglag yung apo ko, wala man lang siyang pakialam. Wala ho ba kayong nalalaman tungkol sa pagkatao nun? Wala naman ho. Bakit? Alam niyo ho kasi, yung lalaking ito, nakabangga ko ito sa palengke. Sa aking nararamdaman, mukhang aswang ata ang taong ito. Ano? Anong ibig niyong sabihin? Paanong naging aswang yun? Hindi ko ho alam eh. Basta, yun ang pakiramdam ko. Aswang ang nakabuntis sa anak ninyo. Kaya nga ho nung ritual lang ko ito kagabi, mukhang may ginagamit itong pangontra. Kung sa bagay, kahit hindi sila gumamit ng pangontra, talagang maraming nakatanim dyan sa mga yan. Anong ibig niyo sabihin? Kailangan ho ba natin gumawa ng ibang hakbang para matalo tong taong ito? Galit ako sa kanya eh. Binintis niya anak ko eh. Agan ho ba? Sige ho, bukas ng hapon bumalik kayo rito. Pag hindi ko pa ito nadali, meron pa tayong ikalawang gagawin. Pero mas delikado po ito. Siguro po ay mas mainam kung kasama kayo. Kung ganun, willing akong sumama. Gusto kong makita na naghihirap yung lalaki na yan. Pero sandali lang, sabi niyo ho aswang yan eh. Kung ganun, baka mamaya tayo ang malintikan dyan sa lahi niyan. Walang problema. Gagawan natin ito ng paraan. Nang dahil sa mukhang mahilig sa babae ang aswang na yan, tsetsempahan natin yan. Para nang sa ganun,
Madali natin siya at hindi malaman ng pamilya niya kung sino ang pumatay sa kanya. Sige ho, anong oras ho tayo pwedeng magkita? Sasabihan ko na lang po kayo kung kailan tayo lalakad. Basta susubukan ko pa. Mamaya. Ay, sige ho. Makakaasa ho ako na matatapos na yung problema dyan. Sige, sige. Kinabukasan ng hapon, nakita na naman muli ni Luis yung lolo niya na nagriritual. Kagaya ng una, umiinit ang ulo nito pag hindi tumatalab yung ginagawa niyang ritual doon sa lalaking aswang na ito. Hanggang sa inabot daw ito ng alas 10 ng gabi, tila ba walang talab yung ginagawa ng lolo niya. Hanggang sa nakarinig si Luis doon sa labas na para bang merong lalaking nagsisisigaw doon. Siya nga pala, yung bakuran ng lolo ni Luis ay merong kaluwangan. Kaya kung merong taong magsisisigaw doon, paniguradong hindi mo ito masyadong makikilala. Nung nawala daw yung sumisigaw, nakakarinig naman si Luis na meron daw paikot-ikot sa bahay ng kanyang lolo. Tapos nun, pumunta si Luis doon sa kwarto ng kanyang lolo at sinabi niyang, "Lolo! Lolo! Luis, lumabas ka muna. Mapapagalit mo na naman ako eh." "Lolo! May tao po yata, Lolo!" "Ano? Asan? Sino yan?" "Teka, parang may naglalakad sa labas ah. Sandali, apo. Diyan ka lang, apo." Unti-unting naglakad yung lolo ni Luis. Tila ba pinakikiramdaman nito kung sino yung naglalakad doon sa labas ng bahay nila. Bumukas yung pinto, nagulat si Luis at yung lolo niya dahil tinadyakan ng isang lalaki yung pintuan nila na gawa lang sa kahoy. Tumambad sa kanila yung lalaking napakapangit ng muka. Ang sabi nun sa kanila, "Hindi tatalab sa akin ang mga ginagawa mo, tanda. Hindi ba sabi ko sa'yo, nung magkabanggaan tayo, huwag kang maghanap dito ng mabibiktima mo. Akalain mo, pati ba naman ako tinatarget mo? Sa totoo lang hindi tayo talo. Pero nang dahil sa ginagawan mo ko ng hindi maganda, ikaw ngayon ang may kalalagyan sa akin." "Ah, ganun ba? Matapang kang pumunta rito, sige pumasok ka. Pasok! Sige, hinahamon kita. Pumasok ka!" Nung sabihin daw ito ng lolo ni Luis, unti-unting humakbang yung aswang na napakapangit yung muka. Tapos nun, yung ulo daw ng aswang na ito ay nagpalinga-linga doon sa loob ng bahay hanggang sa sinabi nun, "Walang kwenta! Wala naman palang kwenta itong bahay mo! Hindi ba mangkukulam ka? Ang alam ko sa mga mangkukulam, maraming pangontra! Pero itong bahay mo, walang nakasabit na kung ano! Pag ikaw ay napasok ng albularyo, maaga kang mamamatay, tanda!" Nagulat muli yung lolo ni Luis at mismong si Luis kasi sa likuran nila ay merong lalaking biglang nagpaputok ng baril. Gulat na gulat si Luis nung mga oras na ito dahil nakita niya yung lalaking na maril ay ito yung nagpapagawa ng kulam sa kanyang lolo. Ilang beses pinutukan yung aswang pero para bang hindi ito tinatablan. Nung maubos yung bala, unti-unting humarap yung lalaking aswang doon sa namamaril sa kanya. Ang sabi nun, "Ikaw pala ang may gawa. Kaya pala, plano akong kulamin ng matandang ito." "Oo, ako nga. Nungya ka? Sa dinami-dami ng pwede mong buntisin, anak ko pa. Bakit? Masama bang umibig?" "Hindi masamang umibig, pero dapat pinili mo. Tignan mo nga yung itsura mo.
sa palagay mo? Sino magkakagusto sa'yo? Merong nagkagusto sa'kin. Yun ay yung anak mo. Ano, naniniwala ka ba? Hindi ako naniniwala. Naniniwala ako na yung anak ko ay ginamitan mo ng mahika mo. Ngayon, nakilala kita. Pinagbabaril mo ko. Ginawan mo ko ng hindi maganda. Papatayin kita. Ah! Nakita ni Luis na yung malaking ipin nito ay ibinuka niya at akmang kakagatin yung lalaking nag-uutos sa kanyang lolo. Pero bago niya mahawakan at bago niya makagat yung lalaki, yung lolo ni Luis ay meron itong ginawa. Yung kanang kamay nito ay binalutan ng kulay itim na tela, sabay suntok nito sa batok ng aswang. Tanda, dyan ka lang. Mamaya kita haharapin. Tatapusin ko lang muna itong taong ito. Hindi! Nandito ka sa loob ng bahay ko. Hindi mo pwedeng gawin ang mga kalokohan mo. Wika ng lolo ni Luis. Sa palagay mo, tanda, may magagawa ka pa. Yung mga matandang hirap na maglakad na katulad mo ay dapat na ring ipinabaon sa lupa. Siguro sa palagay ko, mukhang kota ka na sa kasamaan. Kailangan ng pakinabangan ng Panginoon ang walang kwenta mong katawan. Sige, gawin mo ang gusto mo. Lalaban ako hanggang sa huling hininga ko. Ang ginawa daw ng aswang na yun, inilabas yung nagtatalasan nitong kuko. Mabilis niyang sinugod yung lolo ni Luis hanggang sa natarakan nito yung leeg ng lolo ni Luis. Kitang-kita ni Luis na bumagsak yung lolo niya habang yung lalaki naman na nasa likuran ng aswang kumuha ito ng malaking kahoy tapos paulit-ulit na hinahampas sa ulo ng aswang. Yung aswang naman ay parabang wala itong nararamdaman dahil kada palo ng kahoy sa kanyang ulo, nagagawa pa nitong tumawa at ilabas yung mga naghahabaan niyang ipin. Yung lolo ni Luis, tumatagas na ang mga dugo nito. Yung aswang naman ay nagawa pang ibabawan yung lolo ni Luis at akmang kakagatin nito yung liig ng lolo niya. Ang ginawa naman ni Luis, pumasok sa kwarto ng lolo niya at meron itong kinuha doon na isang langis. Nakalagay ito sa bote, sabay binuksan ito ni Luis at hinagis doon sa aswang. Nung maihagis ni Luis yung langis, ang reaksyon daw ng aswang. Bata! Anong ginawa mo? Sabi ng lolo ko, pag meron daw aswang, ihagis ko lang daw sa kanya yan. Yan ang dapat sa'yo! Sigaw ni Luis habang may halong pag-iyak. Kitang-kita ni Luis na parabang namalipit sa sakit yung aswang. Mabilis itong nagtatakbo palabas sa kanilang bahay. Yung lolo naman ni Luis, noon ding gabing ito, binawian daw ito ng buhay. Lolo! 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 Paulit-ulit tinatawag ni Luis yung pangalan ng lolo niya pero hindi na raw ito magising hanggang sa yung lalaki nagpaalam na ito at aalis na daw. Ang sabi naman ni Luis sa lalaking yun, sandali lang po. Kayo po ang may kasalanan kung bakit namatay yung lolo ko. Kung hindi ho dahil sa inutos ninyo, hindi magkakaganyan yung lolo ko. Bakit, bata? Ngayon mo lang ba nalaman na yung lolo mo matagal nang tumatanggap ng trabahong ganyan? Hindi ko to kasalanan. Kung hindi ganyan ang trabaho ng lolo mo, hindi ko siya lalapitan. Pasensya ka na, bata. Wala akong magagawa dyan. Patay na yung lolo mo. Pero ititigil ko na rin yung ginawa ko. Wala siguro kaming laban sa aswang na yun.
Napakasama nyo! Iyak na lang ang nagawa ni Luis habang yung lolo niya patay na. Hanggang dito lang, Commander, ang kwento ni Luis. Ang ikli lang kong tutuusin. Pero habang sinusulat ko ito, nakakaramdam ako ng matinding takot. Nung kinukwento kasi sa akin ito ni Luis, talaga namang nagtataasan yung mga balahibo ko. Maraming maraming salamat, Commander. Payo ko lang sa mga makakarinig nito. Kung hindi kayo maniniwala, bahala kayo. At sana lang, wag ninyong danasin yung mga ganito. Dahil napakahirap danasin ng ganito. At saka, baka hindi mo na malampasan ang ganitong klase ng pagsubok sa buhay. Muli po, Commander, maraming maraming salamat po. Okay, maraming maraming salamat po sa ating sender. Maraming maraming salamat sa pagbabahagi ng kwento ni Luis. Komento ko dito sa kwento na ito. Alam mo, talagang hindi siguro tatalaban yung aswang. Kasi kulam eh. At saka yung mga aswang, kaya din nilang, kaya din kumulam ng mga yan. Maaaring yung ginagawa ng lolo ni Luis, kayang-kayang kontrahin ng aswang na yun. Kasi meron pong aswang na kaya din kumulam. At saka, kung personalan na laban, talagang hindi ubre yung mangkukulam doon sa aswang. Kasi isipin mo, yung aswang merong naghahaba ang mga kuko, may naghahaba ang mga pangil. Diyan lang talo na tayo Yung kulam, ano bang kayang gawin yan? Ritual-ritual lang. Hindi namang kayang maging aswang yan, di ba? Rest in peace sa lolo mo, Kuya Luis. Maraming maraming salamat at nag-enjoy din ako sa pagbabasa. Siya nga pala, gusto ko lang sagutin yung sinabi ng basher kanina, yung ipinost ko sa aking community. Huwag mo nang banggitin yung mga pangalan ng mga idol kong narator. Huwag mo kaming ikukumpara sa kanila, okay? At kung napapangitan ka, wala kang karapatan na magsabi ng pwe. Pinagmamalaki mo pa sa akin na maganda yung boses mo, oh. Asan yung boses mo? Nagamit mo ba? Sa tagal na ng channel mo sa loob ng 4 years, wala ka pang 1,000 subscriber. Mahiya ka naman. Huwag ka nang gagamit ng ibang pangalan. Masyado kang mayabang eh. Hindi mo kami pwedeng pagsabungin, okay? Alam mo, payo ko sa'yo, ganito lang ah. Kung talaga maganda yung boses mo, i-apply mo. Pag merong Pilipinas Got Talent, yun, mag-audition ka ron. Baka sakaling, baka sakaling matanggap ka pa kahit paano nang madiscovery na may boses mo. At saka pinanood ko yung vlog mo, ano ba naman yan? Siguro sa nakikita ko sa'yo, iniwan ka ng asawa mo. Ganyan yung mga senyales ng tao na mahihina ang ulo. Iiwanan ka talaga ng asawa mo. Kasi sino ba naman papatol sa'yo? Sa ganyan ba naman nagagawa mong magsalita ng pangit? Di mas lalo na siguro pag meron kang kasama sa bahay, yung makita mo lang na ganito na ganyan, mumurahin mo na, gaganyan-ganyanin mo na, napakawala mong kwentang tao. Siguro sobrang dami mong nahitit na katol. Ba't babuhay ka pa hanggang ngayon? Dapat sa'yo tinutukhang ka na ng CIDG . Teka, ba't ka ba pinapatulan tong mga walang kwentang basher na to? Siya nga pala, yung sinabi kong kumita na ako ng 300,000 dito, yes, totoo yun. Pero yung 300,000 na yun, hindi ko lahat inako yun dahil itinutulong ko rin, okay? Huwag mo akong ipapari sa'yo ha. Maganda yung boses mo, wala ka nang subscriber, nagpapatawa ka. Yun lang po, maraming maraming salamat sa mga tumatangkilik sa aking kwento. Abangan po natin yung kwento natin sa susunod na araw. Salamat po.